whatsoever I have. So yun po, ngayon, sa Don, yun ang trabaho ng comfort. Yung inire-remind niya tayo parati sa kung ano ang mga itinuro ng Panginoon sa atin. Ayan po ang comforter. So ito ay pinalintulad ni John dito sa verse yan. However, John makes a transition in the usage of this word in a legal sense. So parang nasa legal itay ngayon, kagaya ng sinabi mo kanina that we are in a courtroom of the justice of God. So John brings us into a courtroom where the ultimate justice will be meted out at the judgment bar of God. So yung the ultimate justice will now be presented before the judgment bar of God. So nakatala kayo? So gagawa? The new birth is really a matter of divine service. Salvation at its apex, or the top priority, or the real matter of justice of man before God. Ang pinag-usapan natin dito ay yung kasalanan. Ano ang magagawa na kasalanan sa ating buhay? Saan tayo dadalhin ang kasalanan kung ito ay mananatili? But then, ang pinag-real matter dito ay yung salvation natin. Bakit parating nire-remind ng Panginoon sa atin ang kasalanan? It's because sin will ruin our salvation. The real matter here, ang pinag-inahabol ng Panginoon, ang pinagtatanggol ng Diyos ay ang ating kaligtasan. So, kumbaga nasa courtroom tayo, dahil tayo ay naging makasalanan, but the God of mercy are defending us. Why? Because of our salvation. Because He is not willing that one should perish, but all should come to repentance. Dahil yun ang number one na hinahabol ng Diyos, yung kaligtasan mo, kapatid, at kaligtasan ko. Kaya parati niya tayong inirimind patungkol sa kasalanan na kagaya nga ng sinabi ko, napakabigat ito. Yes, we have an advocate. Pero kung titignan natin dito sa ating lesson, ang sabi dito, we cannot overrule the justice of God. Sinturin natin na, the real matter is our salvation. That's the top priority of God. There are times in the salvation message that the mercy, compassion, and grace of God is emphasized. Yan po ang parati natin naririnig. We are serving the God of mercy. We are serving the God of compassion. The grace of God always emphasized when it comes to salvation. So, however, we must understand that there will always be a matter of justice involved. Nakagaya na sinabi ko kanina, we cannot overrule God's justice. Kaya nga nakasal sa ating lesson, it is a fallacy or it's a misbelief or misunderstanding or mistaken idea to believe that God's love will overrule justice. Yes, God loves us, but justice always there. Na kapag tayo ay nakasala, mayroong karapat na kabayaran. We cannot overrule the justice of God because God loves us. Hindi natin pwedeng gawin na para bang i-jacket mo na nakagaya na ituro ko ng last nagturo ako na some people are just using the love of God or yung mabuting gawa as a clock na pwede mo i-jacket yan, pwede mo na pagtakpan ang kasalanan mo. So, hindi mo pwedeng kunin lang na parang maging jacket ang pag-ibig ng Diyos. Mahal naman ako ng Diyos. I-jacket ko lang yan. Okay na ako. No. The sin is still there. We cannot overrule it. Mayroon hinihintay ang Panginoon. Mayroon tayong dapat gawin. The rule of God is to forgive. But our rule is to confess. Amen. That kahit mahal ka ng Diyos, kaya kang patawarin ng Panginoon. At ang gagawin na lang natin, i-jacket lang natin ang pag-ibig niya, pinatawad na niya tayo. No, we have to go and move forward before Him and confess our sins. Amen. Hindi natin pwedeng pagtakpan. Hindi natin pwedeng
magiging parang gawing scapegoat ang pag-ibig ng Diyos. Dahil, kasi kung gagawin natin yun, okay lang tayo na kagagawa tayo ng kasalanan, okay lang tayo na magkasala. Dahil patatawarin naman niya tayo eh. Huwag natin paglaruan ang Diyos. Sa bawat disobedience or kasalanan, thank you. The wages of sin is so, kagaya sinabi ko, we cannot overall. There is an equal balance. Mapanasin yan. There is with these two attributes of God. So now, in the courtroom, Jesus is our advocate or our defense attorney. He is representing us before the throne of God. Alam niya, alam ng Diyos ang lahat ng laman ng puso, ginagawa natin. Alam niya yan. So bago pa tayo nakaharap sa courtroom, alam na ng Panginoon kung ano yung pagtatanggol niya sa atin. Di ba sa, hindi ko pa naranasan na pumasok sa isang courtroom, pero may narinig din ako at ako taralan na bago ka pa i-present ng iyong attorney before the courtroom, hindi pa may meeting kayo dalawa. Dahil hindi ka naman niya pwedeng ipagtanggol kung hindi niya alam ang katotohanan kung ano yung ipagtatanggol niya, dahil hindi naman siya pigil lang na tumayo doon na sabihin na niya kung history na wala pa siyang narinig. Cross-examination daw ang tawag ng mga sakalit. So, kailangan niya unang malaman dahil kailangan niya malaman kung saan siya tatayo. Kailangan niya malaman kung paano kanya ipagtanggol. So, ganun din po sa ating Panginoon, mga kapatid. If we confess our sin, sabihin natin sa Panginoon lahat yung naging kasalanan natin. Sabihin natin sa Panginoon ano yung ratas naging pagkakamali natin. Yung mga laman ng isipan na naglalaro na hindi kaaya-aya sa Kanya. Pinatapos sa puso na hindi kalooban ng Diyos. Ang lahat na yan, God is just waiting for us to come forward and confess those sin, and then God, our advocate, our defense attorney, will fight for us. Nakagaya ng sinabi niya doon sa cross, na mamamatay na lang ang Panginoon. Dinidepend sa pare niya tayo. Ano ang sabi niya? Nung siya nandoon na sa cross, ang sabi niya, Lord, Father, forgive them for they know not what they are doing. That's how God defends us. Patuloy tayo ipinagtatanggol ng Panginoon. But we have to come forward and confess to God. So, now there are tests. Sa test ng 1 John, the tests of 1 John are very important, and there are conditions that will tell one whether he is truly saints of God. So, para po, sa korte ng gobyerno, hindi tayo magsinungaling eh. Diba? Yeah. Sa kaya nga ang sabi nila, ang isang sinungaling na trabaho at hindi malinis na trabaho ay yung attorney. Dahil kapag ay ikaw ay hinahal na maging attorney, kasalanan man talaga ng itunag kayo sa inyo na ipagtatanggol mo. Kahit alam mo nang kasalanan niya, gagawa ka pa rin ng paraan na makalusot siya. Diba? Napaparusahan dahil nga sa hindi lang marunong yung kanyang attorney na hinahal. Marami ang nakakalusot dahil may malaking pera ng pangbayad na magaling na attorney. Pero alam po ba natin na ang pinakamagaling na attorney sa buong mundo ay ang Diyos na atin. Saints, yung totoong na sumusunod
Yes. Hindi siya yung isang uri ng attorney na pwede mong suhulan lang. Mm-hmm. Hindi siya yung uri ng attorney na kaya mong bayaran lang. Yes, amen. Ang usapan dito ay yung katotohanan, tanging katotohanan lamang, na kung saan ang patungo ang hinihingi mo sa Diyos. Yung motibo natin, alam yan ng Panginoon. Because mali, in this, sa panahon na ito, ang repentance is just by lips. Yes. Or pansamantala. Pero ang hinahanap ng Diyos ay yung ititipin sa niya, natatalikuran na niya yung naging kasalanan niya at susunod na siya sa kaluhuan ng Panginoon. Kaya mayroon tayong defining points dito, mga kapatid, na a saint is given to confession. Kasi ang isang totoong mananampalataya ng Diyos, kapag na-realize niya na siya ay nagkasala sa Panginoon, siya ay alam niya kung paano lumapit na humingi ng tawad. Alam niya na mayroon siya yung confidence na i-confess ang kanyang naging pagkakamali at kasalanan sa harapan ng Diyos. Dahil kilala niya ang sarili niya na siya ay anak ng Panginoon at kaya siyang patawarin ng Diyos. Ngunit amen, ang isang hindi mananampalataya, hindi naniniwala sa Diyos, imposible na lalapit na mag-uwi siya. A sense of God will always go forward to confess their sin. Because they believe that that God can forgive. He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. The sense is given to confession, and because of this, God is faithful and just to forgive that sin. Now in 1 John 2:1 and 2:12 are both expressions of the forgiveness of sin. Ngayon, nandito po yung mga defining points of the saints of God. Paano ba? Ano ba? Kasi nga, di ba ang nakalagay sa Mark is, signs shall follow them that believe. So, ano ngayon yung mga signs na sumusunod sa mga naniniwala sa Panginoon? Number one, they do not walk in darkness, but walk in the light. So, what is that sign that follows the one who believe in God? They walk in light. Naglumalakad sa liwanag. Kapag nagkamali tayo, nakadaan tayo sa dilim, pag hiningit natin yan sa Panginoon, and there is a forgiveness, then of course, ang hangad na ng puso natin ay lumakad sa liwanag. Next is, confess their sin. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang isang mananampalataya ng Diyos, marunong yan na tumanggap ng katotohanan na siya ay nagkasala. Ang hindi mananampalataya sa Panginoon kapag nagkamali o nagkasala, ang unang maririnig, denial. But before the throne of God, no matter how you deny, He knows it. Yes. I-deny na yan. Ah, maraming rason, maraming alipayan. Pero kung ang isang anak ng Diyos ang nagkasala at naniniwala siya na ang Diyos ay Diyos ng awa at habag, alam niya na siya'y patatawarin ng Panginoon at naniniwala siya sa Diyos, lalapit niya ang Panginoon patawarin ng Panginoon. Always confess their sin. So they will keep the commandments, ibig sabihin sila ay obedient, sumusunod sa tuntunin at sa salita ng ating Panginoon. They are loving, in verse 2:9, they are loving, they will love their brother. Loving, then sunod sa 15, they do not love the world and are opposed to the evil system. Ibig sabihin, they resist the devil. Next, at 2:29, they will follow a righteous pattern, or they are taking the path of righteousness unto God. That sa 3:6, they will not sin. Ibig sabihin, few before the throne of God. Sa 3:9, they are born of God. Are you a born again? Amen. Amen. But are we in the will of God? Amen. Amen. Bagong nilalang na lumalakad na
are those who are walking according to the will of God. To be born again is not just merely being baptized in Jesus' name. To be born again ay nabago na yung dati hinubad na, na wala na, bagong nilalang ka na. Yung dating makasalanan, wala na yun, hinugasan na. Na bago na lahat, dahil bagong nilalang na tayo. Born of God, then sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon. They love their brethren, once again, a loving person, they love indeed and true. Sa gawa at sa katotohanan po, ang pagsabi natin, I love you sister, I love you brother. Pero pag nagkatalikod po, iba ang ating sinasabi. So ang ibig pong sabihin dito, they love indeed and truth sa katotohanan at sa gawa. Mahalin mo ang iyong kapwa, mananampalataya. Hindi po yung pakitang tao o pagiging hipokrito just to let the people see that you are a loving child of God and you can just simply say, I love you. No, the love that God asking and wants us to know is the love indeed and in truth. Kung mahalin mo, sinabi mo, I love you sa kapatid mo, you must say that in truth. Katotohanan mo, hindi yung pakitang tao. Amen po? Amen. So they will do the commandments again, obedient, mark of love and pag-ibig po. Iyan po ang parating signs na sumusunod sa anak ng Diyos. They are in understanding that God is love. So when we share the word of God, telling the people that Jesus is love, God is love, that love should follow us. Dahil kahit hindi na tayo magsalita pa ng marami kapatid, kung nakita nila yung signs na sumusunod sa atin, that signs that follows us are the love and mercy and compassion of God, they will follow Jesus Christ. Then they love their brothers and overcome the world. Pag sinabi pong overcome the world, we should follow God without compromising. Ano bang nangyayari? Bakit marami sa mga anak ng Diyos ang nahuhulog pa rin sa mga makamundong bagay? It's all because of compromising. Yan po ang tanda natin. We should overcome the world and we should not compromise to the goal of this world. Notice in all these characteristics of the saints that there is a cycling nature, and as the spiral tightens, there is a greater defining point of who they are. Kasi yung spiral, alam nyo yung gano'n, no? Habang umiikot yun, umiikpit, di ba? Pag pinapaikot yan. Ngayon, kapag, sabi nga nila, kapag yung spiral na iniikot-ikot mo yan, kung hindi ka, magiging maingat talaga mo. Susunod din yung ulo natin, mga kapatid. Now, in this, greater defining points, mga kapatid, sa spiral tightens, nandoon na madidefine tayo, habang tayo ay hinihigpitan. Lumala, kagaya ng isang prutas ba, na kung gusto mong lumabas ang lahat ng katas niya, ligayin ng maigi. So as the spiral cycling, as the yung hinihigpitan tayo na sa pagsunod natin sa Panginoon, parang kagaya sa dito is a greater defining point of who they are, habang tayo ay napipigal, lumalabas yung katotohanan. Kasi kahit pa sa prutas, kapag hindi mo yung napigal ng maayos, yung pinaka-sweetest juice niya, ay nasa ilalim eh. Sa ibabaw pa lang ang nakuha mo. Kaya kailangan natin bigay. So, ganun din po tayo makapalit. Kapag tayo ay tinutuuan ng Panginoon, patuloy niya tayong dinadala sa katotohanan, tanging sa katotohanan naman, pinapalabas ng Panginoon yung katotohanan kung sino tayo sa kanyang karama. So, napipiga na ba kayo? Na natin na nasa courtroom tayo. Ano ba yung mga nasa harapan ka ng attorney mo, kailangan mong isa-isa lahat sa kanya.
sabihin ng lahat ng katotohanan, kasalanan mo man o hindi, kailangan mong sabihin ang katotohanan sa Kanya para alam niya kung paano Kanya pagsabot. So, ano na, hindi pwede tayo ang ispara sa akin ngayon, humilipit niya. So, this whole process is speaks of spiritual maturity. Kaya nandoon na lang na patuloy na ginihipitan dahil lumalabas ang ating maturity kapag tayo na ay napiga. So kung mayroong mantaatin dito yung kapag napiga na, lumalabas yung talagang personality. Kasi ano pa yung spiritual field? Yun po ang inalam na pa yung spiritual field person ba? Kasi ang spiritual field, mga kapatid, actually, it's not just when we receive the Holy Ghost and start to speak in tongues. Actually, pag sinabing spiritually filled believer, ito po yung sinasabi na mature Christian. Na narating na yung spiritual maturity. So, spiritual maturity ang hinahanap dito, mga kapatid. So, that's the maturing process. The whole purpose of this whole process speaks of the spiritual maturity that comes to our lives that no longer we serve the Lord. The whole process of this maturing process is discovered in 1 John 5:32, which says ang nakasado doon mga kapatid that believe on the Son of God that ye may know that ye have eternal life. Yun po ang nakasaad sa 5:13. Maniwala lamang tayo sa ating Panginoon. So furthermore, it's time that addresses the issue, more light is shed on the subject. So habang ang kasalanan ay nagbibigla ng papalabas, then ang liwanag ng Diyos naman ay umpisa na magliliwanag sa ating buhay. Kaya tayo ay dahil para makita yung maturity natin, nalabas yung maturity, then the light of God will start